ang transistor na tinesting natin ngayon, lahat po sila ay sira. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tuturo ko po sa inyo paano magtesting ng transistor na yung kanyang package type ay TO3 gamit ang digital multimeter. Yung setting sa digital multimeter ay iset natin siya sa diode mode. Tapos, ang transistor, tandaan po natin, ay meron po siyang tatlong terminals. Meron po siyang base, emitter, collector. Ulitin ko, meron siyang base, emitter, collector terminals. Simulan na natin. Ngayon, tingnan natin ang value ng transistor. Ito po ay 2N3055. Paalala lang, mas mainam kung alam natin yung type ng transistor na atin tinitesting. Ibig kong sabihin, at least, natingnan na ninyo yung datasheet ng transistor na ititesting. May mga available naman yan sa internet. I-google nyo lang yung number o yung part number ng transistor, tapos lagyan nyo ng datasheet. Halimbawa, 2N3055 datasheet. Ayan. Marami yan makikita sa Google. Tapos, kung titingnan natin sa datasheet, makikita natin yung terminals ng base, emitter, at saka collector kung nasaan. Dito, ituturo ko sa inyo na itong terminal na ito ay base. Ito naman ay emitter at ito naman ay collector. Simulan na natin. Ang 2N3055, ito po ay NPN transistor. So, kung NPN transistor, ibig sabihin po niyan, yung kanyang collector terminal ay N. Ulitin ko, ang collector terminal ay N, yung base terminal ay P, yung emitter terminal ay N. N yung collector, P yung base, N yung emitter. Now, kung P yung base, ibig sabihin ang red test prod ay ilalagay natin sa base. Kagaya nito. Ayan. Ilagay ang red test prod sa base. Ngayon, ilagay ang black test prod sa collector. Tingnan natin kung ano ang i-display dito sa digital multimeter. Ayan, nailagay na natin. Meron po tayong nababasa na 0.594 volts. Ayan po yung kanyang forward bias voltage. Ngayon, pagkatapos natin mailagay yung black test prod sa collector, ilipat naman natin ito o ilagay naman natin ito sa emitter. Ito. Dapat ay meron siyang reading. Ibig kong sabihin kung ano yung reading dito sa collector. Kagaya niyan, 0.6 or 0.595, dapat yun din ang reading dito sa emitter. Ngayon, dahil OL yung ating nakikita na display doon sa digital multimeter, ibig sabihin, yung base to emitter terminal, yan po ay open. Pag open ang terminals na iyan, walang forward bias voltage, ibig sabihin, ito ay sira. Ngayon, i-reverse bias natin ang transistor. Ibig sabihin, yung black test prod, yan naman po ay ilalagay sa base. Kagaya nito, ilalagay natin siya sa base, yung black test prod. Ngayon, ang red test prod naman ay ilagay sa collector. OL. Tama po yan. Dapat OL po yung ating makikita sa display. Open line or open loop. Yan. Yan pong ibig sabihin ng OL. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng OL
ay open line o di kaya open loop. Yun. OL, ibig sabihin okay yung reverse bias ng base to collector. Yung base to emitter naman, OL din, ibig sabihin reverse bias, yan po ay expected na OL. Kaya lang, sira na ang transistor na ito dahil, ulitin ko, walang forward bias ang base at saka emitter. Ayan, OL pa rin. Na dapat, yung makikita natin dyan ay kagaya nito. Okay? So, ulitin ko, ang sira ng transistor na ito ay open base to emitter terminals. Okay. Ngayon, mag-testing naman tayo ng isa pang transistor. Ganun pa rin, 2N3055, NPN, forward bias, ilagay ang red test prod sa base, ang black test prod sa collector, tingnan natin ang display sa digital multimeter. Makita natin meron 0.494 volts. Yan po yung kanyang forward voltage. Pagkatapos nating mailagay sa collector ang black test prod, ilipat naman ito sa emitter terminal. Makikita natin merong 0.232. Dito pa lang ay magkakaroon na tayo ng idea na itong transistor na tinetesting natin, ito ay sira. Bakit? Dahil hindi magkaparehas yung forward bias voltage ng base to collector at saka base to emitter. Ulitin ko, yung base to collector ay 0.492, yung base to emitter ay 0.233. Dito pa lang, magdududa na tayo na ang transistor na ito ay sira. Ngayon, i-reverse bias natin. Sa pag-reverse bias, ilagay ang black test prod sa base, tapos itong red test prod sa collector. Makikita natin, meron siyang 0.812 volts na dapat yan po ay OL. Ibig sabihin, merong leakage itong base to collector. Ngayon, i-check naman natin kung meron leakage din yung base to emitter. Ayan, merong leakage din yung base to emitter na dapat ito ay OL. Tandaan po natin, pag naka-reverse bias, dapat OL yung makikita natin sa display, kagaya niyan. Pero dito, sa pag-testing natin ng transistor na ito, naka-reverse bias po tayo, meron tayong nababasa na 0.812 volts. Sa base to collector, ganun din sa base to emitter, 0.236 volts. Na dapat yan po ay OL. So ibig sabihin, ang sira ng transistor na ito ay meron siyang leak sa base to collector, base to emitter. So hindi na ito pwedeng gamitin sa sirkuito. Dapat ay itapon na ito. Ngayon, mag-testing tayo ulit. Ito pa rin, transistor 2N3055. I-forward bias natin, ito ay NPN. Pag NPN, ang red test prod ay sa base, ang black test prod ay sa collector. Tingnan natin ano ang i-display ng digital multimeter. Yan. Meron tayong nakita na 0.096. Dito pa lang ay magdududa na tayo na merong problema na itong transistor. Dahil ang forward bias voltage, yan po ay nasa 0.3 volts hanggang 0.7 volts. Ayan. Dito, meron tayong na
rereading na 0.098. Dito pa lang, meron na tayong idea na ang transistor na ito ay sira. Okay, i-continue pa rin natin. Tayo po ay nagpo-forward bias voltage. Ilagay naman natin ang black test rod sa emitter terminals. Makikita natin, open. OL, yung display. Open loop. So, walang forward bias yung base to emitter. Okay? Ngayon, i-reverse bias natin ang transistor. Ilagay ang black test rod sa base, yung red test rod sa collector. Makikita natin 0.097 volts. Almost shorted ito. Or shorted na talaga. Tapos, base to emitter, yan po ay OL. Expected naman natin yan dahil nagre-reverse bias tayo. So, ulitin ko, ang sira ng transistor na ito ay shorted itong base to collector, open yung base to emitter. Yan. Ngayon, meron pa tayo dito, transistor 2N3055. I-check natin yung forward bias. Forward bias natin, base to collector. Ayan, 0.004. So, ibig sabihin, shorted na ito. Dito, meron na tayong idea na ang base to collector ay sira, ay shorted. Pero ituloy pa rin natin. Forward bias natin, base to emitter. Ganun din, 0.003. Yun, shorted din ito, base to emitter. Ngayon, i-check natin yung i-reverse bias natin. So, expected natin na magkakaroon tayo dito ng reading. Ayan, 0.003. Dahil itong terminals ng base at saka emitter, sila po ay shorted. Ganun din ito, base to collector, yun din ang reading, 0.004. Shorted po ang transistor na ito. So, ang short circuit niya ay base to collector tsaka base to emitter. So, ito ay sira. Ngayon, i-check naman natin itong transistor 2N3055 pa rin. I-forward bias natin. Ilagay natin ang red test rod sa base terminal ng transistor. Ang black test rod naman ay sa collector. Tingnan natin ang reading sa digital multimeter. Yun, 0.005 din. So, ibig sabihin, shorted yung base to collector. Check rin natin yung base to emitter. Ganun din, 0.009, 0.01, yun. Yan po ay shorted na base to emitter. Shorted na sila. Yan. Pag mag-perform tayo ng reverse biasing, ganun din yung reading na makikita natin sa display ng digital multimeter. Dahil yan po ay shorted. Okay? So, base to collector in reverse bias, meron din siyang 0.004 volts. Ibig sabihin, shorted po ang base to collector. Ganun din itong base to emitter. Shorted po. Yan. So, naipakita ko sa inyo na ang transistor na tinesting natin ngayon, lahat po sila ay sira. At kung meron naman kayong natutunan, maaari po lamang ay mag-subscribe, paki-like yung video, at paki-share na rin sa iba yung video tutorial na ito para mas marami pa tayong matulungan at para mas marami pang matuto paano mag-testing ng transistor gamit ang digital multimeter.
Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po.